Now we're going to discuss one of the rules in derivative, which is the power rule. Under the power rule, okay, so sabi natin dito, magagamit natin yung power rule kapag mayroon tayong variable raised to an exponent. Okay, so dito exponent natin is the variable n. And then kapag nagkaroon tayo ng d over dx or whenever we want to find out the derivative of that expression, sabi natin dito, ibababa muna natin si exponent, si n, no, binaba natin yan. Okay, so binaba natin dito si n. And then, yung exponent natin ay maminusan natin ng 1. Now, this is a shortcut doon sa ating derivative definition. Okay, so if we remember, we have a derivative definition, no? Sabi natin, we have the limit of f of x plus h minus f of x all over h as h approaches to 0. Okay, so this is our definition of derivative. And kung matatandaan natin, no, itong version ng derivative na to, medyo mahaba siya, no? Kasi ang dami niyang substitution, ang dami niyang mga ika-cancel, okay? However, using the power rule, we're going to arrive at the same answer with different method. Kaya nagmukha itong shortcut. Okay? So, under this rule, we were going to discuss different examples. So, the first example natin is y is equal to x squared, f of x is equal to the square root of x, and y is equal to x negative 1. Now, let's proceed first with our first example, y is equal to x squared. Ngayon, ang gagamitin natin notation dito, so convert natin tong y natin into f of x, x squared. And then, sabi natin, kapag naging f prime of x, it indicates na nagkaroon na tayo ng derivative. Okay? So, pagka nag-derivative na tayo, so ibig sabihin, okay, so ma-activate na yung derivative natin dito. So, this will turn out to be, okay, so 2x to the 1. Okay? So, paano siya naging 2x to the 1? So, naging 2x to the 1 siya when we apply d over dx to x squared. Okay? So, nung nag-d over dx tayo ng x squared, so, binaba natin si 2. Okay? So, binaba natin si 2 and then x 2 minus 1. Simplifying it further, so nagkaroon tayo ng 2x to the 1. So, this can also simplify to just simply 2x. So, therefore, the derivative is equal to 2x. Now, how about for the next one? So, the next one natin, okay, so, again, naka-f of x na siya. So, f prime of x natin. So, ibig sabihin, ma-activate na yung derivative natin. But before that, okay, so let us compute first this one using d over dx para nakita-kita natin kung ano yung nangyayari sa kanya. So, d over dx of square root of x. So, the problem regarding here, okay, so naka-square root siya. Sabi natin, power rule. Ano yung exponent natin kapag square root? Remember that the exponent here is d over dx, x to the 1 half. No? So, alam naman natin na itong square root ay pwede nating isulat bilang raised to 1 half. And then, activating the d over dx or the power rule, okay? So, ibababa muna natin dito si, bababa muna natin itong si exponent, no? Lalagyan natin dito sa baba, susulat natin siya muna. So, magiging 1 half. And then, x 1 half minus 1.
Okay, so na-activate na yung ating power rule. So we're going to simplify naman. Okay, so to simplify this one, so we're going to have 1/2. Okay, so 1/2 minus 1 is just simply negative 1/2. So obvious naman yan, no? Kasi mas malaki yung negative 1 natin. So naging negative 1/2. So to simplify this further, okay, so alam naman natin na kapag ka negative exponent, dapat i-reciprocate natin siya para makuha natin yung positive exponent niya. So definitely, this will become 1 over 2 square root of x. Okay, so kinonvert na rin natin dito si 1/2. Okay, kaya naging positive na siya. So therefore, we're going to write under this one, 1 over 2 square root of x. And that is our answer. And for the third example natin, okay, so dito, convert natin to si y into f of x. Sulat natin siya as x to negative 1. Okay, and then f prime of x. So dito, derivative natin to. So lagyan natin si power rule. Okay, x negative 1. And then negative 1, so activate na natin yung power rule natin, no? So ibig sabihin si exponent ibababa natin dito sa tabi ng ating variable. So magiging negative 1 x to the 1. So x to the negative 1 minus 1. So that will be our derivative, no? Simplify pa natin siya, magiging negative x na lang natin kasi 1 naman yan. And then negative 1 minus 1, so that will be negative 2. So simplifying it further, so we will have negative 1 over x squared. So that will be our derivative. So regarding this example, okay, so kailan nangyayari nagkakaroon ka ng negative 1? So kapag ka nakakita kayo ng example na 1 over x, okay, so this could be a sign, no, na maaring yung negative exponent ay nanggaling sa isang fraction. Okay, so kapag ka nakakita kayo ng fraction, pwede nyo siyang iangat para magkaroon siya ng negative exponent. Okay, and then i-apply nyo lang yung power rule. So that is a technique, no? Kapag ka nakakita ka ng fraction, pwede mo siyang iangat para magkaroon ng negative exponent. And then pagka may negative exponent na siya, pwede mo na siyang gamitan ng power rule. Kasi power rule is one of the useful rule in the derivative. Kasi nga, pinakita natin, no? Shortcut siya nung definition. Okay? And that's all. Thank you.